continue, dito na tayo ngayon sa ating lesson 2. Ang gagawin natin, summarize and direct to the point. So, meron tayong tatlong learning objectives para sa ating lesson 2. Iyan ang una ay ang pag-access sa LR portals at pag-discuss ng challenges sa paggamit ng ating LR portals. And titingnan natin kung anong support system ang ating kinakailangan. So, game na! So, ang ating activity 1, mag-establish muna tayo ng access sa LRMDS portal at DepEd Commons. So, ano ang kailangan ninyo dito? Siyempre, kailangan ninyo ng DepEd email account and password. Ayan na, nagkakaisip na tayo ngayon kung ano nga ba ang aking email, ano nga ba ang aking password. Okay, so kung alam na ninyo or na-recover ninyo ang inyong email account at password, dito tayo pupunta sa mga website na ito. So for LRMDS, www.lrmds.deped.gov.ph at ang DepEd Commons, www.depedcommons.deped.gov.ph. So kung meron na kayo nitong mga requirements natin, so diretso tayo. So number one, so given the LDM ng inyong school, paano makatutulong ang dalawang LR portals natin sa needs mo at sa needs ng iyong learner? So, how they complement the LRs that you already have? Number two, anong challenges sa pag-access ng LRs? Parehas kayo ng estudyante. At paano ito ma-overcome? And then, number three, anong support ulit ang kailangan natin para ma-maximize natin ang LR at kanino natin mahihingi or masosolicit ang support. Let's get it on now. So, ano-ano ba yung mga possible? So, given the LDM portals, how do they complement the LRs that you already have? So, with the LDM adapted in our school, the two DepEd learning portals, yung LRMDS nga at ang DepEd Commons, meron ako ma-access doon na various learning activity sheets, lesson exemplars, and ready-made lessons. So, pwede ko yung magamit na supplementary materials, and for sure, makakapag-deepen ito ng learning or acquisition ng MELCs ng aking mga estudyante. So, number two, ano ang challenge sa pag-access ng LR portals? Heto na. So, as always, availability of gadgets and other device kasi hindi naman lahat tayo ay talagang may gadgets at lalo ng mga estudyante natin. And aside from the fact that most of us always forget the email account and passwords. Ayun, ang isang napakahirap. Paglaano malilimutin na natin? And ito, the excellent performance of our internet providers will always be helpful. So, irony intended doon, di ba? Alam naman natin kung gaano kabibilis ang ating internet dito. So, since I will not be able to buy gadgets for my students, with the fact that I cannot buy my own laptop without having to loan, tinatamaan na ba yung ibang nanonood dyan? Okay lang yun. So, I might just use or distribute offline materials. So, ito yun. Ito yung ilan sa mga challenges na pwede natin i-share. And what support do I need? And from whom? Again, from ang technical support from our IT officer. Ano pa ang pwedeng gawin? So, my colleagues and I might as well create an offline or printed compilation of available LR materials. Kasi nga, mahirap ang internet natin eh. So, once na may naka-access, so gagawa tayo ng ready to use or ready for production ng mga offline and printed materials. Ayan, and for our activity 2, i-share natin yon sa ating lock session, yung activity 1 natin. So, explore how you can help and support each other. Kayong magko-co-teacher, paano kayo magtutulungan? So, ito yung ilan. So, sharing is caring, syempre. Kaya i-share nyo tong video na to sa iba nating mga co-teachers, di ba? So, technical assistance, professional help for the LR standards and evaluation. So, nasagot na natin activity 1 and nasagot na din natin ang activity 2. Congratulations! Pwede na tayong pumunta sa lesson number 3.